Nasa linya ng telepono, si Ferdinand Andy Ortega, Chairperson ng Office of Transport Cooperative ng DOTR. Magandang umaga po sir, si Audrey Goriceta po ito, kasama si Dayan Kerer. Hi Audrey and Dayan, good morning. Good morning sa inyong dalawa. Yes sir, pinalawig po ng ating Pangulo ang PUV consolidation hanggang sa buwan ng Abril. Ano po ang inyong reaction ukol dito? Unang-una, yan ang naging rekomendasyon ng ating sekretary sa Pangulo at nag-decision nga ang ating Pangulo na magbigay pa ng 3 buwan. No? Alam mo naman si Secretary Bautista, we always update him sa mga bagay, sa mga inaing, sa mga sinasabi ng ating mga kasamahan sa transportasyon. At sabi nga ni Chair Guatis, itong extension ay bibigyan muli ng pagkakataon yung marami nating mga operators na sumama sa programa. At kasi yung last December, yung the whole month of December, ang daming kumabol. So siguro mabibigyan sila ng oportunidad na sumama sa programa para talagang halos wala tayong maiiwan kaka para sumama tayo dito sa modernization program. Okay, sir, anong paghanda po yung gagawin ng DOTR sa puntong ito? Kasi sinasabi ng ilang mababatas, kailangan pag-aralan muli ang PUV modernization. Yeah, may mga nirace na issues no sa ating dalawang hearing itong buwan na to. May mga nagsalita sa kanilang mga concerns sa programa. Meron din mga grupo, maraming grupo na nagsalita rin tungkol sa kagandahan ng programa. So siguro itong 3 buwan na to kasama dito sa ating pag-open up para dun sa mga gusto pang sumama, humabol, this is also a good time for us to look at the program. Pero last year pa, talagang inutusan na kami ni Secretary Bautista to really look at the program. And in fact, in reality, marami na tayong na-improve sa programa based sa mga hinaing, suggestion ng mga sektor ng transportasyon. So definitely, we have improved it. Kaya kung nakikita natin, tumaas tayo ng 76%. So I think dapat i-take advantage to ng mga iba pa nating kasamahan na sumama sa consolidation itong 3-month extension. Okay, sir, may mga nagsasabi na yung mga PUV driver na isa lang talaga yung minamaneho o binabiyahing mga PUV, sila daw po talaga yung maapektuhan nitong consolidation. Meron po bang magagawa dito ang LTFRB? Unang-una, talagang kasama sa programa ang consolidation. Yan ang parang ilagay na natin, parang puso yan ang programa. Na tipo bang hindi magiging mag-isa na lamang ang operator. Hindi na lamang ang operator at ang driver ang magdidesisyon, magpapatakbo ng kanilang negosyo. Ngunit consolidation, meaning marami kayong drivers, marami kayong operators na magsasama-sama kayo sa isang kooperatiba. That is the essence of consolidation. Para magiging mas malakas kayo, mas madunong kayo, at mas maganda ang pagpapatakbo nyo sa negosyo ng transportasyon, which will ultimately benefit yung ating mananakay. Yun po yung objective talaga ng consolidation into a cooperative or into a corporation. Yun po yung essence ng consolidation para talagang mas maganda ang serbisyo sa dulo sa ating mananakay. Sir Andy, magandang umaga. Dayan Kerer po ito. Sa ngayon po, ilang porsyento na po ang nakapag-consolidate, sir? Hi Dayan, good morning. Yung porsyento, it still is 76, no? From 70 when we reported it to the President December 12, umabot to ng 76, Aaron Gordon, December 31. With this 3-month extension, and ako, I feel confident dahil nakita ko yung mga mukha ng mga humabol ng December. I see the same faces to go to our office in OTC and sa LTFRB para sumama sa programa. So this is a positive development para dun sa mga gustong humabol, yung mga baka nag-iisip pa noon. So this is a good chance for them to still continue their jobs as drivers and then yung operators, tuloy pa yung kanilang pagsasama sa sektor ng transportasyon. So, sabi nga, let's take this opportunity.
So ito pong 3 months na ito, magiging sapat na po itong time na ito, sir, ano, sa mga gusto pang sumama sa programang ito. At ano po yung mga hakbang na gagawin natin para mahikayat sila at maging ikang 100% na po yung makapag-consolidate po, sir? Siguro on the part of the OTR, on the part of OTC, gaya ng ginagawa niyo sa akin ngayon, it's a good opportunity na isabi natin yung mga programa. Because alam mo, majority ng mga concerns, I do feel it is really information. Kasi mapapaisip ka, bakit ba napakaraming sumama? Because they were fully informed. Because they know of the program. And they made decisions because these people na sumama, they studied the program. Pinag-aralan talaga nila, hindi naman sila pumasok pusa. And then they said, okay to, kaya sumama sila. Ngayon siguro on the part of the government, kami dito sa DOTR, ituloy po namin yung pag-explain, pagsasabi, para po mas magiging buo ang kanilang loob sa desisyon na sumama sa programa. So we will take advantage of this 3 months para po yung 76 ay mapalaki pa natin at maparami pa po natin ang kasama sa programa. Okay, Chairman, sahin nyo na lamang po sa ating pong mga driver at operator kung mayroon po kayong panawagan at gustong sabihin sa kanila. Go ahead po. Unang-una, ang naging rekomendasyon ng ating Secretary at naging desisyon ng ating Pangulo, this is a sign na talaga nakikinig po yung ating gobyerno, yung ating departamento, and ang ultimate objective po natin is magsama-sama tayo, the more, the better, because alam mo, trabaho, napaka-importante nito, at nandyan ang trabaho dito sa PUVP, nandyan ang trabaho para ituloy yung ating negosyo, trabaho. So, hinihikayat po namin kayo, pumunta lang sa OTC, sa LTFRP. Kung gusto nyo na paliwanag, magpapaliwanag pa po kami. But definitely, let us take this opportunity ng 3 buwan po. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Chair Andy Ortega, ang chairperson po ng Office of Transport Cooperatives ng Department of Transportation. Thank you po, sir.